Ooh. This is a great pick para sa side ng TNC, actually. Ang taas ng burst potential, ang daming zone capability. Pero ang taas din ng mobility naman this time ng RSG, napakabilis ng kanilang lineup. Okay, bilis ng draft eh. Sino yung tingin mong masakakalamang dito, Ters? Both teams addressed yung kanilang mga problema. Mm-hmm. And I really think that RSG looked at the draft and iniisip din nila na Eve na yung kukunin. Kaya nila kinuha dito yung Rafaela. Mm-hmm. So right now, I'm gonna go towards RSG then. They have a lot of things going on for them and yung mga answers are clear onto their side. TNC, ang nakikita ko lang na weak link nila dito is supposedly populin ko pa kasi wala silang na parang tanker. Pero yung RSG, parang hindi rin naman din okay. Nila na solusyonan yung kanilang frontliner. I mean, that's naturally naging makunats to. Kaso, with the Alice na doon nga protas para sa TNC tapos mabilis na tempo gamit ang sun-shin, may potential na makita natin mula sa side ng TNC na sila yung mauuna sa early game tapos dadalhin nila yun hanggang sa dulo. I feel na TNC has the tempo then in this game kapag team fight, pero ang daming chase potential. Ang maganda rin kasi sa mabilis na lineup is makakapag-respond ka kagad. At ilang beses natin nakita yung etong Rafaela ni Heat na minsan nagkakaroon ng mga team fights na nakakapag-reverse yung kanya mga holy baptism. And ang hirap din kalaban ng Esmeralda kapag may stuck mo kasi bumilis yung shadow slash. Ladies and gentlemen, ayan ang aming demo na ginawa ni Batters. Maraming salamat, Batters, sa pagdemo sa amin ni Wolf. Nagkaroon lang tayo ng onting pause sa game na yon, pero magbabalik na tayo. RSG versus TNC. Can TNC get the 3 points na kailangan nila? Or will RSG take this to game number 3? Simulan na natin to, Batters. Look at this. Dual side lane once again. Mm-hmm. Iyakno and Heat dito sa top lane. Alam, there is a chance na talagang for the side of RSG na talagang pipilit nila si Kosei dito na maipit. And ganun yung usual na ginagawa sa TNC pag nakikita nila yung mga mages ni Kosei at level 1. Pare. Talagang tinututukan nila. Oo. Pero handa na rin doon si Light eh. Mm-hmm. Alam na ni Light yung possibility na gagawin yun ang side ng RSG. Kaya umalalay na rin siya agad dito. Yeah. Nangyari din to actually nung last match. Yes, ng RSG. RSG. Actually, TNC din, nung against sila sa Echo, na merong binabantayan, may kailangan talaga silang bantayan na gold lane. Yep. And ngayon, mukhang tinotodo ng RSG itong top lane talaga na to. Yep. Not entirely sure kung maganda ang popolin ko pa sa gantong sitwasyon kasi malambot na nga si Koopa. And actually, si Light, may flicker pa naman siya, naka-tenacity. Mm. Talagang gusto niyang magstay dito sa lane na to for much longer at mukhang tatatlohin pa nito na si Chou. Level 4 si Chou. Pero alam mo, may napansin ako dito, Bolt Manjin, ah. Ano yun? Hindi na kasi usually ginagamit ang isang Popol and Koopa para maging tank. Naka-lean towards siya dun sa damage dealer na support or side laner na mas nagiging effective na siya dun. And now, TNC. Wolf, may tanong ko sa'yo, is this dangerous sa ginagawa ngayon ng TNC na kumuha sila ng isang damage dealer na tank? Or okay lang to kasi former tank din naman siya? Well, like I said, hindi ganun kaganda kasi wala kang pang pronta para sa TNC. Lapu-lapu isang hero. Makunat ang isang lapu-lapu at may sustain. Pero siya yung pangalawa na pupunta sa laban to use his combo. Yeah. So, yun yung naging problema ngayon ng TNC. Choosing the Popol and Koopa na hindi na tank based ngayon means na walang pang pronta itong TNC. Puro react lang muna sila. Dahil ang magpo-front dito ay walang iba kundi ang RSG ang pwedeng magsimula ng laban. Meron kang holy healing. Meron kang everything. And I can therefore say na Team RSG, there you go, nangunguna dito sa top lane, kaibigang Wolf, kaibigang Butters. Level 5 si Iyakno against a level 4 Alice. At partida pa, dalawat sa top lane ng RSG. And nakakatakot na ngayon itong Nathan, hindi ka pwedeng basta sumabay.
And it all comes down dito kay Chou kung paano niya bibigyan ng space mamaya si Kosei. Alam naman natin na ganito talaga usually yung ginagawa kay Kosei na hindi siya pinapalapit para hindi niya din makuha yung stacks. May makukuha siya isa o dalawa pero yung maximum stack sana niya na nakuha doon kung wala si Heath, mas madami pa sana eh. So now, ito yung tricky part para sa side ng TNC. Paano mo ma-open yung lane ni Kosei para sa kanya para dumating tayo dun sa point na makakahabol siya at kaya niya mag-deal ng late game damage. Yun nga eh, mukhang talagang sinusuppress si Kosei sa top lane, doon lalo sa gold lane at mukhang susugurin pa rin niya. Ay nako, patos yun nga yung combo. Yun nga yung combo. Sabi ko nga naman sa'yo, ba't naayaw mo manuwan? Pero ngayon, nagkaroon pa rin ng combo dito, Kosei will get the first blood. Pero let's see kung kaya niya pa rin pang makaisa. Kaya pa nga mawi pa ba? Hindi na. Apat na heroes ang nag-commit sa top lane for Team RSG. Mapapatumbo nila si Piga at si Kosei. Pero kukuha pa rin sila dito ng energy shield. So may onting pagka worth it ang deaths ni Demon Kite. At ang death ni Iyak. Ang death ni Aqua. Yeah, RSG really like that trade kasi nakuha nila yung kill doon din kay Kosei. Tapos nabigyan nila ng farm si Yakto. At the same time, binigyan nila si Yakto ng isang kill. At sobrang laki niyan. And kung pwede nga natin tingnan yung mga items ngayon, i-assume ko na ang pinakamayaman sa ating laban sa ngayon, itong si Yakto. And that's very good para sa RSG kasi mayroon silang marksman, pero turtle for TNC. Yun nga eh. And Demon Kite also. Napakaganda na ng mga win rate pero hindi pa siya nananalo sa Hayabusa. Well, tignan natin ngayon si Chou makakuha ng magandang second skill. Nice! Mountain Shocker then to negate RSG pag patungo sa initiation. Tabla yung ating gold. Meanwhile, may switch, yep, switch na mangyayari ng lane. Pero alam mo ba na some of the teams na nakita natin during this patch, they have been focusing on yung ganitong setup, yung may marksman tapos may support. Oo. Not necessarily support lang ah, pwede rin mapunta sa tank, pero 3-mar, siya yung target. Oh, lalaban pa rin, 3-mar ngayon! Yun ang mahirap bilang isang lapu-lapu against sa Hayabusa, sinong aatakihin mo kapag sumanib na sa'yo yung shadow kill? Yep. RSG, ang kanilang trade-off na lang ay mag-push sila dito sa may mid lane pero ang dali niyang pigilan kasi may yin niyang overturn pa nga. Yung Eve, gagamit agad ng ulti ah. Wow, lalaban na lang sila. Holy Baptism kinumit na pero tinamaan lang yung lupa dito. Apalado na kagad si Chou, hindi na siya makapag-trace this out. Manonormal siya ngayon. Yun yung passive na meron. Yung Rafael, aming si Pigad ay apalado na naman. Hindi na makapag-abod yung Crystal. Stardust Dance after Stardust Dance. Ang inaatid na naman ni Nat sa may nasa likod pa si Chou. With the combo na tinuro ni Baltoys kanina, RSG. Nakuha pa ng Rock Ursa at ng Purple Buff. Mm-hmm. Ito yung ano eh, ito yung effort na pinakita nila kanina. Ooh. Seeing how this goes, wow. Si Nats, ayaw pa rin umuwi. Gusto pa rin yung lumaban. Wow, ooh. Welcome to the Nats Entertainment. Nats 202 with the Avarice. Mm. Ganda pa ng flicker niya para iwasan yung talon doon ni Trimar DZ. So, sobrang solid na performance mula kay Nats. Mm. Natutuwa din si Nats dito sa fact na nagkaroon ng dalawang tank at dalawang marksman or dalawang carry doon sa may top lane. Oo nga. Meaning, hindi na rin siya masyado maiikutan dito nung Eve eh. Kasi medyo scary din na umikot kung ikaw ay isang Eve. Yeah. Mas gusto mo na nandun ka lang sa may mid lane at kumbaga iniisip dito ng ano, iniisip dito ni Nats na, uy, teka lang, Eve lang yung susugod sa akin dito kasi nakikita ako sa mapa si Light eh. Yun nga eh. Actually, kahit si Chou ay hindi rin basta-basta mapapatumba ang isang Esmeralda. That's right. Snowball na dito yung RSG. 3K na yung lamang nila for TNC. At this point, katulad ng sinabi natin kanina, walang pangharap yung TNC. Kaya naman natunaw agad sila ni Aqua dun sa may mid lane. Tapos na nung tinalunan sila ni Nats, wala aray din silang nagawa. And Chou, at this point, masakit naman yung kanyang damage. Output, pero luging-lugi siya dito sa ating Hayabusa. And of course, dun sa ating napakalakas na Nathan na sa ngayon. 5.5K. Walang nakakalapit. And kinakite na lang muna sila ngayon ni Demon, kahit ni Aqua and everyone else, pati si Heat. Pero hindi na magsusurvive si Heat dito. Nathan, Iyakno. Activating the Entropy. Super position na tatama kay Trimar. Papasok si Demon kahit ng bahagya pero may Crystal na nakaharang. As TNC will manage to defend this tower in the mid. We're waiting for someone to initiate para sa side ng RSG na naman, Butters. Pinapatagal na pinapatagal din dito ng TNC yung laban.
they know that right now, talagang suntok sa buwan kung kukuha sila ng laban. There can be a chance kung kukuha sila ng pick-off. Pero kung iisipin mo, they're not necessarily looking at pick-offs, especially dun sa draft na ginawa nila. Yun nga eh. Ay, actually, ang taas ng in and out potential ng RSG kung saan pwedeng walang makuha si Bigad ng kill. Tama si Wolf eh, hindi ka rin makapag-initiate. Kung ikaw ang TNC, maghihintay ka talaga dito. At hindi rin pwedeng si Trimar ang mag-initiate kasi kapag hindi tumama yung kanyang ultimate ay pwede siyang i-kite ng todo sa mabilis na lineup ng RSG. Kita natin yung struggles niya ng TNC to start fights eh. Pero pwede nga naman din sila talagang mag-farm ng mag-farm. Kumakatirin naman yung damage dito ni Popol and Koopa eventually. Pero kasi hindi katulad nga dati na based sa HP kasi. Oo. Kung gano'ng kakunat yung main hero, ganun din na halos kakunat yung mismong Koopa na Wolf. Here we go. Nagsama na yung Lord. At eto na, hinaharapan na sila ni Heat. Ang daya rin kasi nung slow eh. Nung holy healing eh. Mm-hmm. Ang ano din eh, may part din na ano eh. Kung Popol and Koopa ka at gusto mo ma-initiate, pag na-slow ka nung niyang Rafaela, hindi ka rin makakuha ng knock-up eh. Nakuha ni Demon Kite. Mm-hmm. Yung purple. Purple. Pero this is actually an opening sana for the side of TNC. If correct. Ever hindi nila nagamit yung entry. Apagat na pasok! Para kay Kite! Nakakagulat yun. And that was a Popol and Koopa. Alam natin na yung malambot at napakadali lang din na patayin ni Demon Kite. An easy Lord para sa RSG. Tapos wow. Kumuha pa ng Hunter Strike sa ngayon. So, chase down potential is very much nandun na sa ating Hayabusa. At sa ngayon ay lamang na lamang sila. 6K. At ayun pa sa likod. Nats from behind. Pasok ngayon siya kay Chou. Si Chou tumatakbo. Still waiting to pop the traceless. Habang yung Lord ay makakalibre. Ang team ng RSG. So far, sa last 5 minutes ng larong to, it's all about GGRSG. Can TNC butters still come back? They can still come back. They need to make use dito sa Lord fight na ititake or Lord push na gagawin ng side ng RSG. At ngayon, titignan natin, saan ba sila malakas? Saan ba sila natutuwa? More on team fight, especially dahil meron silang Eve, meron silang Alice. Okay. They need to make the most out of their potentials ngayon at huwag silang gaanong magpapapitas kasi kanina, yun lang talaga yung ginagawa ni RSG dito eh. Yeah. Pitas lang tayo ng isa, tapos back. Objectives tayo, lugiin lang natin sila para hindi sila makalaban. Well, eto na, nag-pop na ngayon ng ultimate si Kosei, naglagay na rin ng Diamond si P-God. Lloyd lang muna ang target this time ng team ng TNC. Habang si Trimar ay ginugo lang yung mga minions. Holy healing na naman. Mountain Shock ay nilabas na. Yung tower ay nawala pa. RSG. Respeto muna sa side ng TNC. Medyo makate. Yung crits at yung crystal, yung void crystals. Eh, respetuhin muna yan ang side ng team RSG. And Jose, meron siyang flicker ah. Pwede niya sanang gamitin yun para mahuli si Iyaknu, pero aware sila na at this point, may purify pa dito si Iyaknu at pwede niya pang ilabas yung sarili niya doon sa switcheroo na magagawa niya. This is a crucial game if you are TNC. What's going to their through their minds right now? Wolf and Butters, they know na itong game na to ay sobrang importante para sa kanilang mental fortitude. Meron pa bang pag-asang makakambak? Dahil napakahirap huliin ngayon. 65% win rate for the side of RSG. Pakahirap kasi para sa TNC kasi nasa win condition nila mag-snowball laban sa RSG but they weren't able to do that. At mahirapan din si Kosei na mag-farm. Alam naman natin na dedepende ang TNC sa Alice sa kanilang late game damage potential and without the farm, hindi rin makagawa dito si Kosei. Correct. Kini-freeze na rin yata yung mga lanes dito ng RSG. There you go. Nakatigil ang lahat. Here we go. Oh no. Hindi pa rin talaga makakilos ang TNC. Tumitipi lang muna. Rumiriko lang muna si Trimar. Pindot na kay Bigang Wolf. Nag-freeze ng lanes. Pati sila mismo ay alam nila na bawal silang lumabas. Oo. Ang sinasabi nila dito, oy, teka lang. Gusto nyo mag-farm?
lumalim kayo. Dumalim kayo. Lumalim kayo, pumasok kayo sa gubat, lumalim kayo. Hindi namin bawa puntahin yung mga minions dyan. Kayo yung pumunta sa amin. This is the freezing of the lane. Para sa side ng RSG. Patiently waiting for their prey. Oh, na-explore din kasi. 30 seconds. Na lang eh. Napakagandang played coming out from RSG. Hindi ito yung first time na ginawa ito ng RSG. In fact, ginawa na ng RSG ito laban sa TNC din. Nung unang beses silang nagkita nung week number 1. Here we go. At naging sobrang effective ito ng mga moments na ang TNC ay nasa, anong nasa abante ang RSG, I mean. Yes. Ang taas ang kalamangan ngayon ng team ng RSG. Hinihintay nilang lumabas ang TNC sa kanilang mga lungga. Nagtatabi-tabi na lang muna ang TNC. Ang binanggit dito ni Butters ay kailangan na magandang initiation. Kahit si Wolf. Ito na, Butters. Mabilis mag-lord ang RSG dahil sa kanilang Nathan. Nagamit na yung mountain jumper. Meron din na eh. Meron din ditong Hayabusa. So hindi talaga basta-basta to. Kalma lang muna. Demon Kite! Umpisa niya yung laban dito. Nako po! Si Trimar ay makaka-out pa rin. Libreng lord. Nakita niyo yung kahinaan ng isang Popolin Kupa na tank ngayon. Oh, natunaw lang siya ng ilang atake lang ni Iyakno. Ganun lang. Napadaan lang. Ganun lang. Ganun lang kabilis. Ganun lang. Sa sobrang pindot na pindot din si Nuts sa laban na yun, pati yung lupa inultihan niya. And usually nakikita na rin talaga natin tong Popolin Kupa na to as a support. Yung position 4. Mas 4 na siya, hindi no? Na siya, hindi na siya yung tank eh. Nag-make sense na ngayon yung mga builds na ginagawa ng ibang mga players na tulad. Oh, grabe. Resort. Kasi talagang usually yun na yung gusto nilang gawin. Iba. Eh nakita na po na nga, nag-falling star moon dun. May kung germs. Ba, kailangan bantayan yung sarili niya. Binabantayan ni Nats ang kanyang sarili. Here we go. This is it. Mountain Shocker to the Flowing Blood. Pasok na yun ang payong si Aqua. Si Chou. Nako, maapag weapon mastery mo. Wala dito si Aqua. 45 seconds. Si Chou, meron pa ba siya traceness dito? Wala na. Shadow kill. Para kay Chou dito, mawala na siya. Habang dalawa ngayon sa side ng RSG ang wala. Demon Kite siya nalang mag-isa dito. Pero si Light muna atakiin niya. Kite ni Please na naman para kay Light. Pero yon yung mga normal hit to be God. Sabay yung mga Void. Kosei is here as well. Masyado makunat lang si Nats. Not this time. At this time, mga heroes na yung kanyang atakihin. Uulitin ko, Nuts Entertainment! Nuts, Nuts! Pero makakapit na si Trimar! Trimar is alive! Si Nuts at si Demon Kite na lang ang natitira. Magbaback lang muna ang RSG. TNC umaapoy pa rin! Trimar at Kosei, buhay na buhay pa! Manjin na paghalataan ng edad sa kanyang play-by-play. Pero TNC, this is the time na kailangan nilang lumaban ng todo, kailangan nila humarap, and yung effort na yon na nanggaling kay Chou, kumbaga yes, yun yung naging ano, yung hudyat ng digmaan. Ang hudyat ng digmaan. Kumbaga sumigaw doon si Chou, sabi niya, hindi tayo basta-basta papatalo. Lumaban siya. Sumugod siya, tinaas niya yung sedula, Kuya Butters. Nag-apoy. Nag-apoy. Hindi tumama nga dito yung shift. Meanwhile, sinong inaatake? No, this is nuts! Not this time! Sabi dito ng TNC, 45 seconds down, can TNC make a comeback? TNC, it looks like they can, pero they have to win more, Manjin. Wolf, hindi lang dahil sa isa o dalawang teamfight or isang pick-off natatapos ng larong to. You have to look at the timers. And the most important timer na meron tayo ngayon is that 75-second mark okay on that lower right part of the map. Gusto ko lang i-adjust sa 70 seconds, Butters. Ay, madadagdagan din. Mapupunta tayo sa 18 minutes kung saan late game na. At dito tayo papasok sa TikTok timers. Confidence-wise, man, Gene Wolf, nakikita mo na. TNC, they are pushing. Here we and go. They want to take down yung mga turrets dito. Grabe si Chou din talaga. Commendable effort para kay Chou. Meanwhile, Trimar and Demon Kite going toe-to-toe. Demon Kite with the defense. Hindi niya nakatama didepensahan yung gitna, kaibigang Wolf. Di na yata. Kaya natulak pa. Natulak. Before lumapit nung minions para matutukan yung torre, kinuha niya na yung aggro. So that means hindi na talaga makakapalo yun. Pero kasi the fact remains, isang kalabit na lang yan kay Demon Kite o kay Iyakno, tutumba na yan eh. Yeah. Here we go.
Uy, quiet lang muna kayo. Quiet lang muna dito si Hit. Nag-check ng bush. Quiet wala lang siyang muna makita. Kayo. Sekreto lang. Kaso yung base nila. Kaso yung base nila, kailangan nila mag-back. Naku, alam niya ako! Okay, mapapalaban na lang sila. Flowing blood, mawala ngayon si Aqua. Si Timar hindi defensa. Napakagandang holy baptism para kay Hit dito. Demon Guide, inaabangan sila. Demon Guide, madadad siya ngayon. Yung mountain shocker, mapapaback siya. Si Light ay buhay pa din. This is TNC, picking off one. RSG, playing mind games against TNC. Pinush nila yung gitna, pumwersa sila ng laban. But this time, bawal nilang i-give up itong Lord Take na ito. At the very least, ang ginusto sana ni Kosei doon ay makuha yung Purify ni Iyakno. But at the same time, hindi pa rin talaga ibibigay ni Iyakno basta-basta yan. There are more proper times to use it. And TNC, kailangan nila maging masaya sa pag-takedown na lang kay Aqua. Oh no, nakita nila si Demon kahit sa top. Nag-call ang TNC, nag-go tayo ngayon dito sa Lord. Ito na yung laban. That's... Yung Lord kanino mapupunta! Napunta kay Chou! Habang sinasakay pag 1-on-1 kay Dreamer dito, naku, nagpupush ngayon yung mga minions sa side ng RSG. Demon Kite! Tignan nyo yung top lane. There you go! Demon Kite, pero may Lord! At nakaligtas si Chou. At hindi na napatawad ng Lord ngayon na ito yung push na gagawin sana ng RSG. TNC is still alive. Ladies and gentlemen, yung first series natin for the day, may ganitong eksena din. This might happen twice. This day number one, oh no, ng week number six. Oh no, Team RSG. Sobrang crucial ng Lord Space na ito, pero sabi ni Demon kahit nope, i-reset lang nila muli ang game. Napakaganda ang decision sa TNC na i-go din talaga yung Lord. Katulad ng sinabi ni Manji, nakita nila si Demon kahit na nandun sa may top lane. At ang isa pang flavor na ginawa ng TNC doon na creative talaga ay pinabalik nila si Trim RTZ doon sa lane minions. Kaya si Demon kahit hindi rin nag-pay off yung kanyang pag-split push. And then TNC, doon sa fact pa lang na nandun lang yung kanilang mga members, nilaliban nila doon sa Lord, nakakuha sila ng isang kill. Eventually namatay doon si Kosei, pero worth it yun para sa TNC. Hindi dahil sa matatapos nila yung laban, pero dahil na nanakaw nila mula sa RSG yung control doon sa Lord. Yes. Kaya pwede pa sila mag-farm pa. But it's still RSG. Nakakalamang sa game na to, hindi pa rin butas yung gitnang tower ng Team RSG. Crucial death para kay Aqua. But I think, if you are TNC, you really want to target Heat. Sa laban na to, Heat, pinapanitili yung buhay yung kanyang mga kampi. Mm-hmm. And Manjin, Wolf, at this point, for the side of RSG, if makakuha sila ng dalawa o tatlo dito onto the side of TNC, This could mean the end game for them. Here we go. But at the same time, if TNC makakuha man sila ng apat na pitas or tatlong pitas man lang, it could be a one-time push, the one-time push na sobrang laki na baka kaya nang tapusin yung game agad-agad. And we are working on 21 minutes, the late game timers. Here we go. Mainit na to. Masasabi ko ang way para sa kahit sinong teams na para manalo sa game na to, one way na lang din talaga. Bawal magpa-wipe. Lalong lalo na 21 minutes into this game. One way to victory. To victory. Conceal ginamit na. Both of the teams. Magiging mainit lang yung laban na to. Lahat ng battle spells open. Open lang lahat. Imagine mo yung TNC sa sobrang careful na nila sa ngayon. Lima yung nandun para sa purple buff take. Ganoon. Para depensahan. Ganon sila ka-careful. Mm-hmm. At hindi nila ginaw doon si Nats kahit pa kung isipin eh mag-isa doon si Nats. Although syempre yung TNC hindi naman nila alam na mag-isa doon si Nats, so hindi nila ni-risk. May munting pag-split na ginagawa ang RSG. Nandun si Nats. Hindi muna siya magpapakita. 50 seconds, Butters. Longest 50 seconds. Nahihintayin ngayon ng TNC. Nakabantay na ang team ng RSG sa Lord Pit. Normally pala, sa mga Rafaela users, hindi sila kumukuha ng conceal favor. Usually, yung kinalang kinukuha. Para mas mabilis. Mas mabilis ng heal. Pero ang kabila, sa kabila naman, TNC, meron silang conceal. Mm-hmm. O, na nakita natin. Ito yung way kung paano nila napitas din si, ano, si Aqua. Kasi yung conceal, hindi nila ginamit pang initiate. Ginamit nila para makalipat sila sa pwesto nang hindi sila napapansin. That might be the plan ngayon dito sa may top lane. Parehas focused ang dalawang kupunan
Focus sa pagtago, focus sa pagbait. Maririnig mo yung mga patak ng kanilang pawis dito sa mga loob ng bush. Intense. The pressure is on for both of these teams. I cannot imagine kung gaano nga ba kainit yung mga comps netong mga teams natin habang sila'y nag-uusap-usap ngayon sa kanilang mga bootcamp and conceal. Irinig natin ngayon, nag-pop, nag-conceal. Sinong target? Yun yung una nila target, si Aqua! Matutunaw siya ngayon! Nag-pop yung mortality pero wala na siya! Siya wala TikTok timers to! At sino na naman si Iyak? Tunako! Tuluyan ang umiiyak ngayon! STNC will take 2! RSG on the retreat! Si Nats na lang ang natitira. Nandito pa rin si Demon Guide. One-on-one sila ni Dreamer doon. Pero sabi ng TNC, nasa atin ang retribution. Sino makakuha? 45,000 HP dito sa Lord. Napapalaban na lang si Nats. Yun yung diamond na ginawa. Hit! Grabe yung setup talaga. Sinubukan niya na lang yung kanyang pinaka-very best. Pinaka-very best pa. Out mula kay Demon Guide. Pero yung flowing blood burst, si Nats ang maiwan. Walang mana. Walang mana. But look at the minions. Look at the minions. Doon sa top lane. Wala pa rin makakakuha sa Lord. Nats, Demon Kite in Heat. Sa solid defense para dito sa Lord attempt na gusto sanang kunin ng TNC. Nakita mo kung paano sinalba ni Heath doon. Si Nats, ginamit niya yung Holy Baptism niya at point blank rage. Dinikitan niya na ng todo. Literal to the point na mukhang pinalo niya na sa ulo si Pigat gamit nung stop. Gamit nung stop na gawa sa bulaklak. Pero si Demon Kid, nabulit talaga. What a game! That's single, oy, single. Pero may... Welcome to the Choo-Choo Train! Nats! Hindi niya malalasin! That is retribution para kay Chou! Sabay, syempre, mapapaback na lang sila dahil bukay na naman si Aqua Ying yung overturn. Burst down si Chou dito pero mayroon immortality! Out! Para sa side ng TNC at yung Lord na naman ay sa kanila napunta. Demon Kite is out for 50 seconds. Goodness. How can TNC finish this game? Nakikita mo yung burst potential na meron ng isang YSS, isang melee, isang pana, tapos agad ang buhay doon ni Demon Kite. And Demon Kite was playing a good game na parang talaga kinukulit niya lang yung mga members dito ng TNC. Ang ganda ng mga movements niya, pero kasi pag hindi mo na burst ang isang Yishunshin, yung passive ng Weapon Master, yung uubos sa buhay mo, tama? Oo, tingin ko nga, hindi niya nga gusto doon talaga i-burst down eh. Kumbaga pinapakita niya lang na, uy, delay niya yan, nandito ako. Crucial push para sa TNC. Pag nanalo ang RSG dito, it's over. Demon Kite, 11 seconds. Ultimate defense para sa TNC. Uy, tumama yung second skill dito ni Chou. Sabi ni Chou, dito na lang tayo sa tower. Ayun pa rin si Aqua dito na magamit ang kanyang first skill. Habang papasok sa loob si Kosei, nag-grow as a player. Pero yung Lord na nandun, natasabot ng gitna na rin. Pero yung Diamond ay buong-buo pa rin. Buhay na ngayon si Demon Kite, popping the shurikens. Pero ayun pa rin si Chou na makakuha ng kill. Si Hit ang nawala pero na-burst down si Chou. Nakapag-depensa ang RSG. And this time, TNC with the retreat. Crystal, Nats? Yung Void ay hindi tatama. Nats makakapag-heal pa with the first kill. This is RSG surviving the potential endgame. TNC pa rin ay magre-retreat. Reset na naman tayo. 26 minutes. My God, this game, Manjin, day 1 pa lang, pero yung performance, pang day 3 na. Pang finals na. ibang klaseng pinakita ng TNC na confidence doon, pero syempre, alam, parang nasa lugi din sila, no matter what, kasi pabuhay na nga doon si Demon Kite, so mas madali para sa RC and Chou, kumuha siya ng kill kay Heath in exchange for his life. Not entirely sure kung yun yung pinakamagandang decision para sa TNC. Oh, grabe! 2% lang lamang ng TNC. 49% to 51%. At it's sa atin yan, syempre, ng Smart 5G. Tatandaan mo, Manjin, minsan nasa taas, minsan nasa baba. Pero ang importante, laban lang. Laban lang talaga. At sino ang tatapos? Nats. Pumaporma na naman. Ang ganda, by the way, ng pinili ni Trimar TZ na Radiant Armor last. Kasi puro magic din yung RSG at this point. Parang hindi na rin humahampas-hampas si Demon Kite kasi pang dulo na lang din siya. Pang ninja kasi yung galawan niya. Pang ninja na nga eh. And that will be perfect. Pero syempre si Trimar TZ, siya na yung magiging tanker for TNC. But this guy. Si Chou. Stepping up at the right moment. Grabe, taking you into the inside the Chou-Chou train. Mm-hmm.
Kaibigang Butters, kaibigang Wolf. Ang dami niyang mga... Biruin mo, ayi sun-shin to na pumipitas. Oo. Tunay na assassin na si... Tunay na assassin. Kumbaga, binigyan na siya ng label eh. Ang tunay na assassin. Here we go. Can RSG? Kaya-kaya. Again, TNC 1 game 1. So ang pressure ngayon ay nasa side ng RSG in finishing this game. And we all know, Butters, ikaw mismo nagsabi nito, may curse sila nung mga few weeks na may part na hindi nila natatapos agad yung laro. Mm-hmm. And ito din yung naging problema ng RSG for the past couple of weeks dito nila sa MPL. Na nasa kanila yung lamang, napakalaki, tapos hindi nila nako-convert yun into a win. Well, let's see, dahil ngayon sila ang nasa defensive side, yung Crystal, pang go, Flowing Blood, ang sakit na rin ni Gose. Sakit na din talaga at this point. Naka-ult, naka-blood wings na rin siya. Pero nag-item lock na rin kasi. Ang TNC, kailangan nilang bigyan dito si Kosei ng purple buff. Kanina nun sa clash dun sa Lord, kung saan lamang naman yung TNC, tas na-cancel ni Heath yung Ultimate Eve, naubusan ng mana si Kosei. Yes. Kasi wala siyang purple buff nun. Although maganda yung pinakita niya, 3 kills dahil sa kanya, kinapos pa rin. Ito si Demon Knight nasa baba. Makikita na naman nila si Demon kahit wala na namang retribution ngayon ng side ng RSG. Yun yung Void Crystal. Sino na naman na makakuha? Si Chou! Wala nang iba pa! Si Demon Knight na nandito pa rin. Pero tinitignan ngayon natin ay si Heat. Huli hiling para kay Heat. Yun na naman yung mga shadow ni Demon Knight. Habang nasa likod ngayon, si 3 Mar Daisy! Slashing and dicing! Slash and dice! Habang si Demon Knight makakakill pa rin doon. Dalawa na mawawala niya. Habang si Kosei may mana. Meron pa pang oh my goodness! Kosei! Dalawa wala. Let's see, sino pa to si Nats? Immortality. Ay, wala na din. Yung Lord ay nasa kamay ng TNC. Kosei. Oh my goodness. Amen. Aqua? Aqua, let's see kung makakuha. Out. Buhay si Kosei. Yung aso ay nandyan. Ngumungert-ngert. Ngumungert-ngert, kaibigang Butters. Hindi ka pwedeng pumikit sa laban na to, Manjin. Kailangan titigan mo na mabuti lahat ng ginagawa, lahat ng detalye na binabato ng dalawang team. Ang init ng laban na to, Manjin. I can't believe it. Here we go. Dalawang records ang na-break sa araw na to. Yung una, long escape, tas ngayon, yung mismong record na yun, na-break na naman. I'm breaking records today. Meanwhile, Kosei nandito pa rin. Si Nats ay mawawala na. This is it. Ilista mo na. At sabi nga ng sticker nila, TNC, nice G! Getting 3 points! Oh, at buhay na buhay pa ang Phoenix Army. And from the ashes, oh they run.